yung trabaho niya. Parang ganun, no? Parang yun yung maaaring yung pag-awayan, mga kapiksi. Okay? Kasi parang ayaw mo. Parang ayaw mo, tapos siya gusto niya. O kaya baliktad. Pero yun yung pwedeng shocking news. And hindi siya nakakagulat kasi nga, ang focus niya parehas is kaperahan. Trabaho, guys, okay? Pero may ganitong klaseng opportunity na dadating either sa'yo or din sa person mo. Tapos parang it's a once in a lifetime opportunity na pa. Hello guys, hello Pisces. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig. Ito yung ating November love scope para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang mga kapiksi, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, ito yung mga energy sa inyong sitwasyon na pinagdadaanan. For some of you guys, no, masyado kayo nakafocus sa inyong kaperahan, sa inyong abundance, sa inyong career. For some of you, sa inyong finances. Pero, maaaring meron dumating na isang hindi magandang balita, medyo kayanig-yanig na balita. Kaya nga shocking news. Shocking news, mga kapiksi, kayanig-yanig na balita na hindi, parang hindi mo inakalang mangyayari sa person nyo. That's because pwedeng na-ignore, no? Pwedeng ibig sabihin parang because I'm sensing na yung iba sa inyo parang masyado kayo nakafocus sa inyong trabaho, sa inyong kaperahan, parang na-ignore or hindi masyado nabigyan ng pagkakataon or pansin yung relationship, mga kapiksi. So medyo nagkaroon ng imbalance na naging dahilan para maapektuhan yung inyong relasyon ng iyong partner o specific person. So, titingnan natin how this story will go kapag binasa natin yung inyong spread. Pero, yeah. Yan yung mga nakikita nating energy para sa inyo, guys. For some of you, maaaring nakita rin kayo ng parang sudden change sa person mo. Pwedeng may kinalaman din sa trabaho. So, let's say, for example, baka merong na nangyari sa kanya sa trabaho, ganyan, kaya parang nagbago siya sa iyo. Baka na-stress siya sa trabaho or baka alam nyo na kung ano yung mga pwedeng mangyari sa trabaho. Pero sisilipin natin, guys, no, gamit itong deck na to. So, shuffle ko to. Hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng Pisces, mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng Abundance Video Course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali! Mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys. Mag-avail. Mag-avail ka na ng course kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, no, meron tayong sale, 10% discount, guys, until October 31. So, mag-avail na kayo, mga kapiksi. Meron din tayong email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayo mga specific na gusto niyang i-manifest, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, ito yung love energy, guys. And then,
ito yung energy ng Pisces kaya in-represent ng King of Cups sa ating spread. Meron ditong presence ng air sign, mga kapiksi, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring air element yung iyong person or may ganyan sila sa kanilang natal chart. So, yung news na nakikita natin, mga kapiksi, this is news of work, no, sa trabaho. Pwedeng ano to, guys, baka ma-relocate yung person mo, kaya shocking. Ibig sabihin nun, pag ma-relocate siya, baka magkahiwalay kayo physically, di ba? Pwedeng ma-assign siya sa ibang location, pwedeng sa ibang bansa, ganyan. Kasi meron ganun minsan yung mga pinapadala sa ibang bansa, sa ibang lugar, para mag-manage ng kanilang trabaho doon. Pinapadala sa mga ganito, ganyan, ganyan. And for, lalo na kung field related, nasa field yung person nyo, kumbaga nasa field, nasa labas, no, yung trabaho niya, parang ganun, no, parang yun yung maaaring yung pag-awayan, mga kapiksi. Okay, kasi parang ayaw mo tapos siya gusto niya, o kaya baliktad. Pero yun yung pwedeng shocking news, and hindi siya nakakagulat kasi nga ang focus niyo parehas is kaperahan, trabaho, guys, okay? Pero may ganitong klaseng opportunity na dadating either sa'yo or din sa person mo. Tapos parang it's a once in a lifetime opportunity na parang nangihinayang din na pakawalan. Pero yun nga lang, parang ang ano nyo, ang catch doon is magkakahiwalay kayo, no? Yeah. So, comment down below if naka-resonate kayo. Pero I'm sensing, guys, na wala naman kayong kailangan ipag-alala because your person loves you, no? Actually, your relationship is blessed. Pinagpapala nga kayo eh, sa relationship nyo. Mahal na mahal kayo ng person nyo, may liwanag ang buhay nyo. May liwanag yung buhay nyo dun sa person nyo, mga kapiksi, kasi mahal na mahal kanya. And parang gusto din ng person mo na ibigay sa'yo yung magandang buhay. Kaya ginagawa niya din yung lahat, nagpapakabisi siya sa trabaho para mabigay sa'yo din yung mga gusto niyo. And for some of you, parang ano din to, medyo parang gutom. I mean, hindi, parang gutom sa pag-ascend, sa pag-unlad, especially kung yung person mo galing sa mahirap na, let's say for example, lumaki siya na hindi naman siya kayamanan, ganun. Yung alam niyo na, yung mga typical na Pilipino, syempre we live in a third world country, di ba? So, natural na mahirap yung Pilipinas. So, pag mahirap yung Pilipinas, syempre mahirap din yung mga tao. So, and lahat tayo na-experience yon. So, yung iba sa inyo parang ganun. Lalo na kung ganun siya. Sa ganun siya ng klase na mulat. So, parang itong person mo talagang work ito kasi gusto niyang umunlad at umasenso. So, yun yung sinasabi kong gutom. Gutom siya sa pag-unlad, pag-asenso kasi naranasan niya kung paano maging mahirap and ayaw niya na panghabang buhay ganun. Pero matalino itong person nyo, mga kapiksi. So, matalino at magaling. Kaya parang hindi rin siya, parang unstoppable din yung person mo. Ayan, no? Puro money yung puro money yung nasa isip ng person mo, mga kapiksi. Excuse me. Puro money, puro work, puro financial goals yung kanyang iniisip. And ang katwiran kasi niya, gusto niyang gawin habang malakas pa siya. Kasi baka, at saka habang may panahon. Kasi baka mamaya, mawala na yung time, mawala na yung panahon, at saka hindi naman siya habang buhay bata, di ba? So parang habang malakas pa siya, habang kaya pa niya, gagawin niya na. Yun nga lang, para mas medyo mas na parang siguro mga 70-80% ng buhay niya puro work na lang. Nakalimutan yung kanyang emotional obligations. Yun yung nagkukulang dun sa relasyon niya, mga kapiksi, yung emotional na obligations sa isa't isa. Kasi okay lang naman na maging responsable tayo sa kabuhayan natin, di ba? Pero dapat hindi rin natin kinakalimutan yung obligation natin sa kanilang, sa ating partner in terms of emotional needs. Kasi syempre may mga kanya-kanya tayong emotional needs. Kaya nga tayo in a relationship, di ba? Kasi we wanted to feel loved and desired and, di ba? Kung walang maibigay na ganun, ba't pa nag-in a relationship, diba? So, siguro pag-usapan nyo na lang mabuti, mga kapiksi, para
kailangan magsuportahan sa isa't isa. And kailangan nyo lang siguro sabihin kung ano yung mga expectation mo sa kanya, and sabihin mo rin yung itanong mo rin dapat sa kanya yung mga in-expect niya sa'yo para mag-meet kayo halfway, para everybody happy, mga kapiksi. Okay? Alright. So, tingnan natin kung ano yung love message or love advice para sa inyo, Pisces. Pwede kayo makinig, guys, ng mga subliminals natin. Combo-combo nyo para kahit na magkalayo kayo, LDR kayo, kahit na nasa ibang bansa siya o trabaho, kayo pa rin yung iisip-isipin at hahanap-hanapin ng person nyo. So, libre lahat ang subliminals natin, guys. Dito sa YouTube, pwede nyo i-combo-combo. Kung gusto nyong magpa-customize, pwede rin. Mag-send lang kayo ng email. So, honeymoon energy. Wow! Yee! Parang sinasabi dito na bago kayo maghiwalay ng person mo, if ever man na talagang maghiwalay kayo due to work, mag-honeymoon na kayo. O kailangan lang ma-rekindle yung relationship nyo, mga kapiksi. Kailangan nyo lang siguro mag-travel together. Not necessarily honeymoon. Pero, alam nyo yun, date, ganyan. Labas-labas, rekindle, usap ng masinsinan. Para lang, alam nyo yun, ma-address nyo yung mga, sabi ko nga, kulang kayo sa emotional obligation, no? Either kayo or sila or parehas kayo. Kasi mas nakafocus nga kayo sa kaperahan. So, pag-usapan nyo, diba? Pakiligin nyo yung isa't isa. Para ma-rekindle yung relationship nyo, para everybody happy, guys. Alright? Okay, so comment down below, Pisces, if naka-resonate kayo dyan sa mga love message for you. Ito yung ating 2024, guys, kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin yun na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.